Isa sa mga palaging laman ng group chats ng mga estudyante at magulang tuwing maulan ay may pasok pa ba? Kadalasang reklamo kasi ay umaabot pa sa eskwelahan ng mga bagets bago pa magdeklara ng class suspension ang ibang lugar. Posible kaya magkaroon ng maagang class suspension announcement tuwing may bagyo? Here's what you need to know. Hindi lang malamig na tinig ni Jose Marichan at Mariah Carey ang sumalubong sa atin sa pagsimula ng bear months. Sa unang linggo ng Setyembre, nanalasa ang bagyo Enteng na pinalakas pa ng hangin habagat. Kaugnay nito, inatasan ni President Bongbong Marcos ang local government units at mga ahensya ng gobyerno na maglabas agad ng abiso pagdating sa pagsususpende ng klase at pasok sa trabaho. Lalo na't may 8 hanggang 13 pang tropical cyclone ang inaasahang tatama sa bansa ngayong taon. Para maiwasang maghintay sa Manangos Este, anunsyo kung wala bang pasok, narito ang ilang important things to remember. Tandaan na automatikong kansilado na ang face-to-face at online classes mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga lugar na naisyuhan ng tropical cyclone wind signal mula sa PAGASA. Batay yan sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sakaling nagsimula na ang klase bago pa itaas ng PAGASA ang signal number, kailangan suspendihin ng paaralan ang mga klase at pauwiin ang mga estudyante at guro, pero syempre, safety first ha, dahil kung hindi, obligado ang school heads na panatilihin silang ligtas sa loob ng paaralan. Sa ilalim din ng guidelines na ito, kanselado ang face-to-face at online classes mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga lugar na mayroon namang orange at red rainfall warning mula sa PAGASA. Pati na rin ang mga lugar na may flood warning mula sa PAGASA ay matik ng walang face-to-face at online classes mula kindergarten hanggang grade 12. Eh, paano naman ang mga college student? Mga ate ko, hindi kayo waterproof? Base sa Executive Order 66, Series of 2012, suspended na ang mga klase sa collegiate level kasama ang mga graduate school oras na itaas ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 o pataas. Pero paano naman kung walang warning mula sa PAGASA pero malakas ang pag-ulan at hangin sa inyong lugar? May seriya ng mga local chief executive o mga barangay captain, municipal or city mayor at provincial governor. Nakapaloob kasi sa guidelines ng DepEd at CHED na may kapangyarihan silang magdeklara ng suspension of classes kung malakas ang hangin kahit wala pang tropical cyclone wind signal. Malakas ang pag-ulan kahit na nasa yellow warning pa lamang. At may pagbahana sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Maski ang mga school head at higher education institution heads ay maaari rin magkansela ng klase kung malakas na ang pag-ulan, may pagbaha, nasira mga daan at iba pa. Kung guidelines lang naman ang pag-uusapan, nakasaad din sa CHED Memorandum No. 15 Series of 2012 na bago pa mag-alas 4:30 ng umaga, sa araw na ipatutupad ang kanselasyon o suspension ng klase, ay dapat na mag-abiso ang mga local chief executive at institutional heads. Kung walay pa rin ang inaabang hashtag walang pasok advisory mapabalita sa TV o sa social media man, for the discretion na ng mga magulang o guardian kung papapasukin ba nila ang kanilang mga junakis provided na mapangarib na talaga happening sa paligid. Para naman sa mga ate at puyang college na, huwag nang panindigan ang pagiging strong independent kung hindi na kaya because oras na di kayo makapasok o makagawa ng activities gaya ng exam, bunsod ng masamang panahon, ay bibigyan pa rin kayo ng another chance para lumaban at makabawi ayon sa CHED Memorandum. Wait a minute, bakit ba may araw na nahuhuli ang abiso ng mga LGU sa suspensions? Numero unong dahilan dyan ay ang paghihintay nila ng latest weather forecast mula sa PAGASA para masiguradong mulasak mga impormasyon ang kanilang desisyon. Noon pa man, pinapaalalahanan na ang mga LGU na maging maagap sa pagtingin ng sitwasyon sa kanilang lugar para makapagdesisyon ng maaga ng kanselasyon ng mga klase sa paaralan.
Mahalaga kasi ang maagang abiso sa suspensyon ng pasok para mailayo sa panganib ng kalamidad ang mga estudyante, lalo na't daanan ng malalakas na bagyo ang Pilipinas. Mainam ang ganitong aksyon, lalong-lalo na sa mga nakatira sa coastal areas na kinakailangan pang tumawid sa tubig para lang makapasok sa paaralan, at pati na rin sa mga far-flung at flood-prone areas sa ating bansa. Bagamat ayos ang class suspensions para sa kaligtasan ng lahat, friendly reminder lang din na iwasang gawing pagdiriwang ang suspension ng klase tuwing may kalamidad. Dahil sa mga oras na mahibing ang inyong tulog, with a matching hashtag CuddleWeather, may ilang buhay at kabuhayan na ang nangangailangan naman ng hashtag saklolo. Punta mo na kayo sa Evacuation Center! Doon, sa Evacuation Center!